Right, so welcome once again sa aking YouTube channel, and ngayon gagawa ko ng video as a sort of review dahil maraming nagtatanong sa atin sa mga kaibigan natin sa pedalboard.ph sa Facebook page na nagtatanong sila ano ba yung ano ba kaya yung tunog ng dula mo na overdrive kagaya ng meron ako ngayon. So isa pa, for this video, gagawa din ako ng video kung ano ba ang tunog ng aking Cool Music. So kung napansin ninyo, I have two drives. Kasi actually, nung una kong binili ito, ito yung una ko napili. Kasi naisip ko na pare-pareho lang naman siguro yung mga overdrive. Pero mostly kasi yung mga napapanood kong mga videos, aside from a high gain distortion, so nagtip yung mga metal na mga ano, mga bands, mga metalcore na genre, gumagamit sila ng high gain distortion and isang tube screamer. So napaisip ako, may na-refer ako na ano, na video sa YouTube din na yung Dulamo daw is based on a tube screamer. So in my case, it is a opportunity na rin kasi na mga pedals na gamit ko ngayon are based on yung mga cheap range na mga pedals. So yun, naisip ko na bumili ng Dulamo kasi yun nga, I'm looking for something na much ano, mas kumbaga mas mabangis yung ano, yung tunog. Again, spoiler alert, do not expect something much ano sa akin, very do not expect na ano, I'm well versed with the pedal. So I'm still a first time, I'm still considered as a beginner. Bago lang ako nagko-collect ng mga ano, ng mga pedal boards. Isa pa, di naman ako magaling talaga mag-gitara. Just a hobby lang, and tsaka mahilig na rin, pampatanggal lang ng ano, pampatanggal ng stress. So yun, without any further ado, pakinggan natin, tingnan natin ano yung tunog ng Dulamo. So in this case, meron din akong ginagamit na Moss Lady Q-Baby. Okay, so sa Q-Baby ginagamit ko siya as a ano, as a yung ano lang, as a cab simulator and an amp simulator. So in this case, tinurn off ko lang yung ano, yung mga cab and yung amp sim. We'll use it as a perhaps a master volume control lang para mapakinggan natin how does the Dulamo and yung aking Cool Music na crunch, ano ba yung tunog nilang dalawa. Okay, so without the drive muna. So as you can see, naka-engage na yung ating Dulamo. So ito, based lang din ito sa yung personal preference ko na tuning ng ano, ng mga pedals ko. So in this case, sa akin Dulamo, perhaps yung akin treble is on almost 12 o'clock, then sa ano naman, almost mid yung aking treble, then ang aking gain hindi ko naman masyado tinodo, perhaps mga 2 o'clock ang aking ano, ang aking gain, and ang aking volume naman is nasa somehow mga ano, mga 11 o'clock. Okay, so ito ya, ito yun siya. Okay, by the way, I'm using a J-Craft LTX 1 string through version. I'm not using also a amp, so naka straight lang siya sa aking headphone. Okay, so by the way, I am also in yung string gauge ko naman is from 12 to 60, and I am on drop B tuning. Okay, so ito siya. Thank you.
Okay, so ngayon, engage natin together with my high gain. Actually, ang ginagamit ko is a boogie distortion from Twin Note. Ayan. Actually, kasi may kinaka pa akong songs from Norma Jean, yung ano, yung With Errors. So, kaya ko naisipan ko rin yung Dulamo. Mas medyo closer siya doon sa ano, sa doon sa original na guitar ng ano, ng tunog ng Norma Jean. Okay, so raw, perhaps raw lang yung tunog niya, pero actually pag kinakata ko yun, ginagamit ko yung yung aking Moss Lady, so nakaset siya sa yung EVH na IR, and so ganito yun. So okay, press natin. Okay, so ulitin natin, tingnan natin ha. So off ulit. So ganito yung tunog ng ano, ng Dulamo together with a high gain distortion. Okay, so ngayon, comparing between the Dulamo and the Cool Music. Okay, so off muna natin ang Dulamo. So, yung may nag-message din sa akin, kung may nagtanong din sa akin kung kumusta ba daw yung Cool Music, kasi sabi nila, maingay daw yung kanyang output. Okay, so, yung kanyang volume. So, okay, so tingnan natin. Okay, so sa akin, in my case, sa Cool Music, yung kanyang volume is nasa mga 9 o'clock lang. Okay, kasi pag tinodo mo siya, narinig nyo, yan. So kahit taka-half lang siya, may maririnig kayong ingay mula sa ano, sa speaker, or mula sa ano, mula sa amp. Okay, so yung aking tone is nasa ano lang din, nasa somehow mga 1 o'clock. Then minsan itong gain naman tinutodo ko siya. Okay, then nasa usually yung pag ginagamit kong Cool Music, yung aking output or yung volume is nasa naka 12 o'clock lang siya, or somehow sometimes mga 9 yan or 10, para hindi siya masyadong maingay. Pero nandun pa rin yung gusto ko na tunog niya. So again, i-off call it yung ating Q-Baby para makita, para marinig natin yung raw sound ng ating ano, Cool Music. So minsan, in this case, sa distortion naman, sa high gain distortion ko, dun na rin ako nag-a-adjust. Yan. Minsan naman ito ginagamit ko siya kasi medyo mas ano siya compared sa Dulamo, mas maingay kasi yung mas matapang talaga yung ano, yung Dulamo. Ito naman something na much ano, ginagamit ko siya into something much hindi masyadong ano, hindi masyadong gainier pero maingay pa rin. Ito naman, usually ginagamit ko siya dun sa may kinapa akong song from Skillet, and
Ngayon, ginagamit ko rin siya yung may kinaka pa akong song mula sa Demon Hunter. So, ito yung usually na ginagamit ko. Pero in this case, in-engage ko rin yung in-engage ko na rin yung Most Lady. So, dito naman sa Most Lady, ginagamit ko naman na yung cab at saka amp sim niya is yung nakastock lang mula sa Most Lady. Okay, so yun nga. So ito yung tunog niya together with yung Q-Baby, yung aking high gain distortion and the Cool Music Crunchy Overdrive. Okay, so pakinggan natin. Ito naman. This one is with yung downloaded ko na IR cab. Ito yung from EVH. Okay, so somehow in a way naging useful yung aking video na pinakita sa inyo, kasi ang purpose ko naman is since I'm also a first time ko rin mag-setup ng mga pedal boards, and I hope it would help also na magkaroon ng idea yung mga kagaya ko rin na first time din. So I hope at least nakatulong ito sa inyo, and again thank you so much for watching my video, and I hope to see you so next time. And by the way, please do not forget to please like and subscribe my videos on YouTube. So then again, sa mga kaibigan po natin dyan sa pedalboard.ph, maraming salamat po. Thank you po so much. Once again, thank you so much and see you next time.